What's up mga lods? Welcome back sa ating channel. Walang iba kundi dito sa Mystery Gaming kung saan mga ngalikot, mga ngalikalat, mga patayon, mga free to play at play to earn na game. So balik na nga tayo dito sa ating bagong game na ipapakita. Pero syempre bago tayo magsimula ay huwag nyo kalimutang pindutin yung pulang button sa baba, yung subscription button, at syempre pindutin nyo na rin yung notification bell para di nyo ma-miss kung ang games pa tayo magagala. So balik na nga tayo dito sa bagong game. So ano yung game na to? Tinatawag itong Soul Seeker, no? So yung Soul Seeker is a game na naman na under na naman siya ng WeMade, or under, hindi pala WeMade, under na naman siya ng Wemix Place, na kung saan pwede ka uling makapag-farm ng mga shards na pwede mong gamitin para makapag-create ng token. Tapos yung token is pwede mong i-convert into Wemix. So ibig sabihin, isa na namang game na pwede mong gatasan ng Wemix, para syempre kahit sabihin na nating maliit yung kita, is kita pa rin na in a way na hindi ka nagbababad sa PC or sa cellphone mo, no? So naka LD player tayo para syempre maipakita natin at ma-record natin kung paano ba to laruin itong Soul Seeker. So yung Soul Seeker nga is parang pipick ka ulit ng hero, tapos turn-based hindi siya turn-based, parang adventure type na game, no? No, hack and slash siya, so sabayan. Pero ang kinaganda lang nito is pwede mong AFK lang or iwan lang siya, tapos automatic na siyang mag lalaban ng paulit-ulit, no? So yan, ito lang naman yung mga features na kailangan mong malaman dyan. Syempre yung hero is yung mga list ng mga souls na sinamon mo. Syempre each hero is may level, equipment at skills. Tapos kada pinapataas mo tong skills is kailangan mo ng material, so yun lang yan para lumakas siya. Tapos syempre yung equipments ng mga itong mga equipments na to, at syempre yung mga runes na i-equip mo sa bawat hero na meron ka. So madali lang naman siya. Tapos syempre may forge din yan, yung mga crafting ng equipments. Yan, for example, mga ganyang equipment. So ikakraft mo lang naman yan. Hindi yan ganun kahirap, no, na tapusin, no? Or yan, for example, nagcraft ako ng isang equipment. Ganyan lang yan siya, ganyan lang. So simple lang siya. Tapos syempre para makapag-farm ka, ito kasi yung pinaka-importante. Paano ba nito nagpa-farm nitong Soul Shard? So unang-una is kailangan mo muna mag-main quest. Ito mga quest na to. So sa normal, so at least tapusin mo muna to para syempre ma-unlock mo yung mga ibang features na kailangan mo para sa game. So isang halimbawa niyan, syempre ito mga expedition kung saan pinapatapon mo yung mga ibang hero na di mo ginagamit para mag-level at saka makuha ng mga materials. Ito yung ginahabol ko dyan, itong sapatos, para madagdagan yung ating energy. So yan yung parang equivalent ng energy sa ibang game, yung sapatos. Ibig sabihin yan yung para makapasok ka ng mga dungeon. So after mo matapos yan, kung hindi pa naman kaya ng mga character mo tapusin, is pwede ka lang mag-AFK farm ng Soul Shard. So ito yung Soul Shard, yan yung ginagamit para sa pag-convert ng mga token. So paano ba yan i-farm? So meron dyan mga stage na nagda-drop ng Soul Shard. Syempre yung mga ibang stage din yan is nagbibigay rin naman yan. Pero ang kinagandahan kasi pag sa low level ka, since ito naman itong mga ibang stage na to is nagbibigay din naman, pero priority drop kasi, ano, naka-priority drop sila sa ibang stages. So ibig sabihin, kung wala siya dito, hindi naman ibig sabihin niya na hindi siya nagda-drop yan, pero mas ibig sabihin nun is mas priority ang i-drop ito mga nasa list na to compare sa nandirito. So ayan, kung makikita nyo, meron tayong 309. So sample lang naman natin, isang run lang. So pag na-unlock nyo na yung sa main quest, yung auto-repeat battle, so pwede nyo i-repeat yan, tapos uubusin yan itong energy na nasa taas. So ibig sabihin, for example, may gagawin kayo sa phone, pwede nyo iwan muna yung phone mga 10 minutes, 20 minutes, no? Matatapos niya yan. Tapos, syempre, pag wala na kayong energy, pwede rin kayong bumili. So, sample lang muna tayo ng mga battle. So, ito mga character na to, ito yung gagamitin ko kasi ito pa yung mga hindi pa max level. Kasi kung makikita nyo, meron na akong ito yung mga ganito, max level na yan ibig sabihin. So, kailangan ko silang i-star up para ma-break yung level ulit, level cap nila, para maipa-level ulit sila. So, ayan, kung makikita nyo, yan yung mga ibang mga monster na ginagamit dyan. Itong mga monster na to is para lang makapag-up sa ko. Ayan, 4 star, kailangan ko pa ng 4, tapos papalevel ko to, or yung kung sino man yun nandito na 4 star na pwede kong ipalevel.
para ma-break yung cap, tapos magamit ko uli siya. So ayan, so makikita nyo, ito may start battle. Ganito lang naman yun, yung battle system nung game. So ayan, pwede ko itong on to, tsaka ito, para mag-skill tsaka mabilis yung takbo. Yan, kung makikita nyo, ganyan lang. Iwan ko, pwede mo nang iwan yan pag naka-auto battle. Pwede mo nang iwan yan, tuloy-tuloy na yan. Uulit niya, papasok po yan. Tapos may chance dun sa, nakita naman sa listahan sa labas is, may chance yan makakuha siya ng mga materials na ano, na para pwede mong pang-create ng token. So yan, kung makikita nyo, anim na heroes yung pwede mong gamitin or anim na soul ang pwede mong gamitin sa bawat stage. Tapos syempre yung star nung level is kailangan walang mamatay sa monster sa mga gamit mong hero para makuha mo yung 3 star na stage para makompleto mo. Kasi pag nakompleto mo sa isang mapa yung 3 star nun, yung lahat ng stage is 3 star, is ang tendency is ano, meron pa kayong reward sa dulo ng completion ng 36 stars. So yeah, ito yun, no? Ito, ayan, 36 stars yan. Kada ito, isang ganito, may 36 stars yan. Tapos may reward yan. So ayan, kung makikita nyo, ayan, pag click nyo yan, ay nakuha ko na pala. Hanap tayo ng stage para makita nyo yung mga reward. So nandito, sa hero na tayo, ayan. Ayan yung mga rewards, gold, confirm natin yan. Ayan, 24, tapos hero. So yung isang buong hero kagad yan na pwede mong i-upgrade or i-unlock, tapos pwede mong gamitin. So aside from that, so paano ba siya ano? Paano ba nagke-create na ng token dito? So ayan, makikita niyo meron tayong 309. Kunin ko lang muna 'tong mga reward na 'to. So okay. Ah, meron tayong 10 diamonds. Syempre pag naubusan ka ng energy, pwede ka pa rin bumili dito using yung friendship points. Ayan, 15. So meron kang another 50, syempre kapag 3k meron kang at 100, pero pwede ka rin syempre ng mga auction points lang na 10. Using 300. So equal lang naman yan. Syempre equipments pwede mong bilhin din. Sa honor pwede ka rin bumili. Sa soul shard, ito yung ginagamit natin pang gawa na token, is pwede ka rin bumili. Equipment shop syempre, arena pwede rin. Siya, kung makikita nyo, meron yung arena. Gold, ito naman yung gold na using ano, cash yan. Yan yung gold is ginagamit yan majority dito sa summon. Siya, kung makikita nyo, pwede kayo mag-summon ng armor using itong gold. Sa hero naman kasi is soul shard yung ginagamit, kaya hindi rin maganda. Same sa weapon. So yan, pwede kong gamitin yung ito para may summon, mapag-summon. Tingnan natin kung makakuha tayo ng equipment set. Okay, so walang equip set. So ibig sabihin, ano yan, palpak yun. Kasi ang hinahabol ko lang dyan is yung equipment set, yung mga ganito. Diba nakita nyo naman sa hero, merong kulay pula. Ayan. So kung makikita nyo, umiilaw yan, ibig sabihin set yan. Ibig sabihin, ano na sila, more than one na. Ayan, kung makikita nyo, nakalist naman dyan yung kanilang, ano, ibibigay or binibigay. So upgrade muna natin to, i-ups muna natin. So kailangan ko ng at least 75. So ups ko lang, ha. Ganyan lang naman siya. So, hindi pa nag-success yun. Ito, 97%. Confirm. So, okay, plus 5 na. So, pwede ka naman sunod is this one. So, pwede kong upgrade to. Yan, using ganyan. So, hindi ko muna i-upgrade kasi binibihisan ko rin yung mga ibang hero na ano eh. Hero na hindi ko naman ginagamit. So, binibihisan ko rin siya kasi wala lang. Maganda lang tingnan eh. Pag may mga, lahat ng hero mo may, ano, may equipment. Yan, for example, yan. Hindi pa naka-purple equip ko yan. Kasi may mga stage dito na kailangan mo silang ano, kailangan mo silang ilagay para ano, kumbaga parang may mga stage dito na dalawang hero lang, tapos yung hero na yon is may link. So ibig sabihin may combo yung mga hero. So okay, so tingnan pa natin kung meron pa tayo to. Ito pwede natin tong gamitin. So ayan. Ito wala. Meron pa akong extra sapatos na pwedeng pa-equip eh. Ito, wala rin. So, ayun. Pwede siyang mag-equip ng yan, mga ganyan lang. Simple lang naman siya. So, ito pwede kong equipment na ng armor.
Ito, wala na siya. Ito. Pwede siya mag-equip ng gloves. Ano pa ba akong bagong mga hero? Ah, ito si Kayal. Gagamitan ko yan ng pang-combine. So, yan. So, yung gamitan natin yung isa. Kasi meron siyang duplicate ito. So, dito, kailangan mo ng duplicate para ma-upgrade yung skill. So, yun yung pinakagamit ng mga duplicate na hero. Aside, syempre, sa pag... ito, pag-evolve. So, kailangan mo ng mga 5-star, mga ganyan. So, kailangan mo siya. So, syempre, kailangan mo rin ng gold. So, pag-usapan na natin yung ano, yung pag-create nung token niya. So, para makapag-create ng token, nandito yun sa main tab ng iyong account. Tapos, itong soul token. Yan. Kung makikita nyo, meron akong 18 na soul token. Soul token. So, yan na yung na-farm ko throughout ng buong paglalaro ko. So, more than 1 Wemix na yan. Almost 2 Wemix na nga yan. Tapos, syempre, kailangan para makapag-create ng soul token, kailangan ano yan, may limit o kaya may minimum ano, may minimum limit ng token, which is kailangan mo na 5 piraso. So, ito yun. Ito yung 5 piraso. So, kailangan mo ng 550 kasi 110 yung isang token. So, kailangan mo na at least 550 para makapag-create ka ng 5 token, which is, ito na, kung makikita nyo, meron na akong 18. So, ano na yan, 3 times na ako nakakapag-convert. So, tingnan natin kung magkano yung pinaka-value niyan. So, i-autorun ko muna to. So, i-run ko muna siya dito para pwede kong ano. So, ayan. I-auto, repeat battle, 37. So, start na yan. Tapos, punta tayo dun sa play wallet para makita natin kung magkano siya. So, meron naman ng play wallet sa website mismo, sa internet. So, hindi mo na kailangan mag-play wallet dun sa LD player. So, pwede ka nang dumiretso. Tapos, i-connect yung wallet mo. So yan, kung makikita nyo, meron akong 18 na soul. So, ito yung soul token. So, tapos, equivalent siya sa 1.7 Wemix, tapos may gas fee na 0.94 Wemix. Kaya hindi rin pwedeng ano eh, hindi rin pwedeng isa lang or lima lang yung gamitin mo pang convert. Kasi pag kinonvert mo ng isa lang yan, ayun o, halos equivalent lang siya. So, ibig sabihin, yung pagko-convert mo nito ng yung 18 is kailangan mo ng or yung token mo, so itong pinaka token mo is equivalent siya sa isang buong gas fee. So big ito pala yung gas fee. Ayan oh, yung gas fee niya is 0.15. So ito ba 'yon? Estimated gas fee. So kaya mas maganda is marami kang i-convert para hindi babawasan pa kasi yan eh. Kung makita niyo, ito yung ayan o, ito yung pinaka total niya talaga. Pero since mababawasan siya ng gas fee, is ito na lang yung aabutin. No, so, dahil sa gas fee na ito na 0.15. Ba't ganun? Parang mali yung calculation na. Dapat nandito yung 0.01515. So, ayan, convert na natin no, para makita natin. So, exchange ko yan. So, nasa Wemix na yan. Kasi pag kinonvert mo pa sa Wemix dollar yan, tatalon-talon ka pa papunta sa ibang, ano, papunta sa ibang token. Tapos, syempre, mas malaki nga yung value ng mga yan. Pero, ayan, no. 0.093 Wemix kasi naka-dollars equivalent mismo sa dollars yan. Pero, pag transfer mo pa kasi yan into Wemix mismo, is mababawas-bawasan pa ng mga gas yan. Although, ano to, stable coin, no, stable coin to, pero since mababa yung value ngayon ng Wemix, sa Wemix ko na siya dinidiretso i-convert para pag gumalaw yung value ng Wemix, is tataas din yung pinaka-value nito. Ah, kung makikita niyo, meron ako 10.61 na Wemix. Yan, i-convert na natin siya. So, naka-Wemix na ba ito? Wait ulit. Wemix. Parang ibang Wemix ka, pulang Wemix ka. Ito ba yun? So, okay. Convert. Ayan. So, ito yung ano, 1.69 Wemix. No, which is almost isang dolyar na. So, exchange ko na lang yan diretso. So, pagka-exchange yan, ayan, may kita nyo, ito yung ano, yung equivalent ng soul is 0.0023, yung value ng coin. So, syempre, meron pang mga gaspi-gaspi yan. So, ito na yung magiging total value ng aking so, teka lang, lalagin ko lang muna yung aking Wemix Place.
para ma-connect. So kailangan mo rin pa rin yung ano, yung Wemex wallet mo. Kasi hindi mo may ano yan, hindi mo mai-cook QR code. Kaya kailangan nyo pa rin ng ano, ng Play wallet sa cellphone. Kasi pag magla-login kayo sa PC is kailangan nyo siyang i-QR scan. So pwede naman kasi ipunin nyo muna tapos tsaka kayo mag-scan sa QR. So ay tsaka kayo mag-trade pag marami na. So yan, na-scan na natin sa aking ano. So kailangan ko ng signature kasi kumbaga parang confirmation na magte-trade ako. So ibig sabihin, hindi porket alam yung username at password mo is makakapag-trade sila unless alam nila yung Wemex wallet mo. So okay, awaiting. Ayan, transaction, okay na. So i-confirm ko to. Ayan, tapos pag ayan, makita nyo, ito na yung pinaka-ano ko, Wemex ko. Meron na akong 12 na Wemex, which is equivalent siya sa magkano siya equivalent. Meron na akong $6.7, which is almost 300 or 350 plus, no? So pwede naman yan dito tingnan. Dollars, 2PHP. Meron akong 6.7, di ba? Tama ba ako? Ay, mali. 6.7 na equivalent siya sa 379 pesos. So yung paglalaro ko ng mga games na iba, yung mga ibang games aside from Mirror is nakakulimbat na ako ng 6.7 Wemex na equivalent sa dollar. So may $6.7 na ako na equivalent ng Wemex na 300 pesos. Aside from that is yung mga lumang games pa dati is nakapag-convert na ako noon. So marami na, medyo marami na akong kinita talaga sa paglalaro ng umabot na ng around, kung hindi ko isasama yung Mirror 4 at mga ibang games lang na meron ako, is umabot na around 5k ang na-farm ko using ano, using yung mga games na meron si Wemex. Hindi ko lang alam kung meron dito sa history kung paano malalaman eh. So since sa ano kasi is makikita mo yung history ng mga pagte-trade mo. No, so yun yung inabot ng ano ng mga games na meron ako is almost 1,000 mahigit na sa mga tokens na maliliit lang. No, so yun nga guys, no. So naipakita ko na sa inyo yung bagong game na pwede yung gatasan ng Wemex, no. So pwede niyo naman laruin sa CP, syempre habang AFK sa Mirror sa PC, pero kung nagmi-Mirror kayo sa CP, hindi niyo na to maigagawa unless gusto niyo talaga. No, so yun nga guys, hanggang dito na lang muna tayo. Syempre maraming salamat sa mga nanatilit na nod. Hit like and subscribe. At saka siya nga pala guys is thank you dahil malapit na tayo mag 1k. Malapit na tayo umabot sa punto na pwede na tayo magpa monetize na. So yun nga guys, no, pag umabot tayo, maraming salamat. Syempre pag umabot din tayo sa punto, pwede na tayo makapagbigay at makapag promo is makapag event kumbaga sa channel ng pamigay is gagawin natin yan. So yun nga, hanggang dito na lang muna tayo. So, maraming salamat sa mga nanatilit na nod ulit. Hit like and subscribe ulit. At syempre, ring nyo yung notification bell. Pwede kayo mag-comment dyan. Babasahin natin yan. Syempre, yung mga pa-shoutout is babasahin natin yan. So, yun nga guys. Lagi nyo yung tatandaan. Keep grinding and keep earning. Mister here. Peace out, guys.